Bago tayo mag-umpisa, shoutout muna kila William Pabalate ng Vancouver, Canada, Resti Rica Plaza, Jose June Saguran at Circulated Boys, Nestor Carandang, Percival Casas at Roman de la Cruz Agustin. Kamusta mga chong? Nandito na naman tayo para sa PBA updates, breaking news, Magnolia hotshots, official ng may bagong big man sa katauhan ni Russell Excoto. Sino o ano ang naging kapalit? At sino itong Ginebra rookie ng Barangay Ginebra ang kumpirmadong mabibigyan ng minuto sa kanilang debut game laban sa Nlex Road Warriors sa Linggo? Pag-uusapan natin yan mga chong. Pero bago yan, please subscribe at hit mo na din ang bell at pasupport na rin ng ating Facebook page na Ballers PH para updated ka. Breaking news, Magnolia Hotshots, official ng may bagong big man sa katauhan ni Russell Excoto. Sino o ano ang naging kapalit? Sa pagkakaretiro ni Mike Pingris sa Magnolia Hotshots ay madaming PBA fans nga ang nagsasabi na mas lalong lumiit ang lineup ng mga manok dahil kulang na nga sila sa big man at nabawasan pa. Kaya naman, gumawa na nga ng paraan ang Magnolia Management para makakuha ng dagdag puwersa sa kanilang frontcourt position. At ang nakuha nga nila ay itong 6'6 forward center na si Russell Excoto. Ayon nga sa ating trusted source na may access sa commissioner's office, ay aprobado na nga daw ang pagkakakuha ng Magnolia Hotshots dito kay Russell Excoto. At ang naging kapalit, ang future draft pick ng Magnolia Hotshots. At sa mga oras na ini-edit ko ang video na ito mga chong, ay kinumpirma na nga mismo ng PBA sa kanilang official website na sinasabing Magnolia Hotshots acquired the rights of Russell Excoto at Terra Firma Jeep acquired the rights to Magnolia's 2022 second round pick. Para sa akin mga chong, ay fair trade naman ang naging palitan ng Terra Firma Jeep at Magnolia Hotshots dahil kailangan na kailangan nga ng mga manok ng dagdag big man para sa kanilang frontcourt lineup. At hindi na nga din masama ang naging kapalit nito na 2022 second round pick dahil medyo mababa nga ang value ngayon ni Russell Excoto dahil hindi naman ito nakapagpakita ng magandang performance last PBA bubble bago pa man mapunta sa Terra Firma Jeep ngayong off-season. Pero antayin na lang natin ngayong nalipat na ito sa Magnolia Hotshots kung makakapag-contribute nga ba ito sa run and gun system ni Coach Chito Victulero. Bago natin ituloy mga chong, sa mga gustong manalo sa ating giveaway ay i-comment nyo lang ang inyong favorite player at i-share ang video na ito para sa ating nalalapit na giveaway at siguraduhin nakasubscribe sa ating YouTube channel. At dito naman tayo sa isa pa nating balita. Sino itong Ginebra rookie ng Barangay Ginebra ang kumpirmadong mabibigyan ng minuto sa kanilang debut game laban sa Nlex Road Warriors sa Linggo? Sa inilabas na official schedule game ng PBA para sa Philippine Cup Conference ay ang kauna-unahang laro nga ng Barangay Ginebra ay sa darating na July 18, Linggo, laban sa Nlex Road Warriors. At ngayon nga na hindi napasama sa 15-man lineup ng Barangay Ginebra itong si Aljon Mariano dahil nagre-recover pa rin ito sa kanyang surgery sa kanyang injury, ay napakaswerte nga ng isang Barangay Ginebra rookie na ito dahil siya nga ang papalit pansamantala kay Aljon Mariano. At yan nga ay walang iba kundi itong 6'3" rookie ng Barangay Ginebra na si Brian Enriquez. Hindi nga nagkakalayo ang height ni Aljon Mariano at Brian Enriquez. Sa katunayan ay parehas nga silang 6'3", kaya ngayong walang Aljon Mariano ang Barangay Ginebra laban sa Nlex Road Warriors ay nandyan naman ang kanilang 13 overall pick na si Brian Enriquez. Kung matatandaan nyo sa mga naging pahayag ni Coach Tim Gone, ay ang plano niya nga talaga kay Brian Enriquez
ay paglaruin ng multiple position dahil sa skills nito na capable sa guard to forward position. Saktong-sakto nga na injury si Aljon Mariano. Kaya ito na nga ang pagkakataon ni Brian Enriquez na maipakita ang kanyang full potential habang maaga pa. Ayon nga sa post ng isang Ginebra insider na ito ay sinasabing Ginebra management plans to give Brian Enriquez a good playing time against Nlex Road Warriors now that Aljon Mariano has been not included in their lineup. Ayun nga, sa pagkakaintindi natin dyan mga chong, ay plano nga ng Ginebra management na bigyan ng maganda-gandang playing time itong kanilang 13 overall pick rookie na si Brian Enriquez. Ngayong hindi napasama sa kanilang 15-man lineup itong kanilang reliable forward na si Aljon Mariano. Magandang balita nga yan mga chong para kay Brian Enriquez dahil alam naman nating lahat na hindi nga basta-basta nagbibigay ng playing time si Coach Tim Cone sa isang rookie unless injured ang kaposisyon nito. Gaya na lang nang nangyari noon kay Arvin Tolentino last PBA bubble kung saan ay hindi nga agad nakapaglaro itong si Japet Aguilar at Jody Banz dahil pareho nga silang may nararamdamang injury. Kaya naman, nabigyan ng pagkakataon na maipakita ni Arvin Tolentino ang kanyang skills at ganyan nga rin panigurado ang mangyayari kay Brian Enriquez. Para sa akin mga chong, ay malaki ang magiging advantage ni Brian Enriquez sa ibang forward ngayon sa PBA dahil madali nga itong makakawala sa depensa dahil sa kanyang guard skills. Sana nga lang ay maipakita niya agad ang kanyang full potential para makuha ang tiwala ni Coach Tim Cone at mas makakuha pa ng magandang playing time. Pero antayin na lang natin sa Linggo kung maipapakita ba ni Brian Enriquez ang kanyang full potential laban sa Nlex Road Warriors. Ano sa tingin niyo mga chong, magandang replacement ba itong si Brian Enriquez kay Aljon Mariano ngayong hindi ito napasama sa kanilang 15-man roster? At magtutuloy-tuloy na ba na makakuha ng magandang playing time itong si Brian Enriquez ngayong All-Filipino Conference? O mababangko din ito once na makabalik na si Aljon Mariano sa lineup? I-comment mo lang dyan sa ibaba at babasahin natin yan. At yan lang muna ang balitang PBA natin mga chong. Huwag kalimutang mag-like, comment, and subscribe at pasupport na rin ng ating Facebook page na Ballers PH para updated ka sa mga PBA updates natin. At hanggang dito na lang, hanggang sa muli mga chong.